Ford Ranger, marami nang sumubok na ayusin pero hindi pa rin talaga natsambahan. Yan, so ano ba yung problema dito? Bakit nahirapan sila? Kita natin na nakailaw yung sign ng pitaka. Tapos try nating apakan. Ayan, nakatudubaon tayo dito. 3,000 plus lang yung kayang igalit-galit ng engine. Yan, so makailang apak nga ako dito ng tudubaon pero wala talaga. Sabi nung may-ari ay medyo malaki-laki na daw yung gastos nila dito. Pero hindi talaga tumino yung andar. Kaya ngayon ay sinubukang dalhin sa atin, kaya ginamitan natin ng lug nut drive-bot. Yun, so kita nyo yung turbo intercooler natin na medyo may duga-duga siya, pati yung sa ilalim. So ang gagawin natin dito ay lug nutin natin yung turbo intercooler. Yan, so napaka-basic lang nung ginawa natin. Tingnan natin dito, ayan, so meron na siyang maraming duga-duga. Sinabi nung may-ari ay ni-repair daw nila yung turbo intercooler, pero sa atin hindi tayo nagre-repair. Pinalitan talaga natin ng buong turbo intercooler. Tapos ayan, kita nyo yung ginawa namin dito, tanggalin namin yung intake, EGR, throttle at turbo. So magki-cleaning tayo, so ganun naman talaga dapat. Kita nyo yung intake natin, ayan, natanggal na, medyo pinunasan namin ng kunti, hindi namin tinudo yung hugas-hugas para bumalik at meron na naman tayo ulit na customer. Yan, so kita nyo yung turbo, nawala na, so syempre ay nilagnot natin. So yung tuyo-tuyo natin dito ay itong, ayan, turbo squirtip. Ayan, ano ba yung tawag nyo dito? Squirtip yung tawag ko, bahala na kayo, actuator siguro yung tawag nyo dito. Magawin natin dito, palitan natin yung motor niya sa ilalim, ayan, kasi medyo mahal yung buong turbo squirtip nito, kaya papalitan natin ng tunggoy-tunggoy at tuyok sa ilalim. Fast forward na tayo, basta yun yung ginawa natin, ayan, ibalik na natin. So bali, napaka-basic lang naman, ayan, so hindi naman siguro mahirap yun. So fast forward tayo, matapos nating maibalik lahat yung mga tinanggal natin. Ayan, so naibalik na lahat, tapos final cleaning tayo ng ano dito, mga sensor. Ayan, so pagkita muna natin yung bago nating intercooler. So naikabit na lang yan lahat. So yan yung sinabi ko na final cleaning. So kailangan cleaning natin lahat ng mga sensor. So yung pinatira natin ay si, ayan, yung kasama natin na from Master Garage Davao. So ginamitan niya ng bisik-bisik yung ginawa niya dito. So kita niyo naman kung gaano kasimple lang. Siguro ay, ayan, mura lang yung singil natin dito kasi spray-spray lang naman to. Yung mga naunang gumawa nito pala ay inabot sila ng mga ilang araw at ilang semana, ilang weeks, pero sa atin ay oras lang to. So hindi na natin to pinaabot ng isang araw. Yan, kita nyo na nakauno yung ignition natin. Tapos gagawin natin dyan ay mag-relearn tayo. So lahat ng pwedeng i-relearn ay tuplokin natin. So simple lang yung requirement sa mga ganito, kailangan lang na malikot yung kamay mo. So yung kugi talaga magpindot-pindot at magtuplok-tuplok. Yan, so pinaandar na ni Neil. Ayan, so tingnan natin. Nakailaw yung sign ng Petron, ah. Yan, so medyo nawala yung sign ng Petron at in-RPM-RPM natin. Dahil sa madali lang natapos yung trabaho ay RPM-RPM lang natin para lumaki-laki yung libor. So ganun lang magpalaki ng libor. Tapos sarado na yung hood. Yan, so kita nyo naman na medyo hindi nga nag-iba yung likuran. Hindi pa nakapasok yung ibang sasakyan pero tapos na tayo. Yan, pero hindi pa naman sigurado to, kaya test drive tayo. Halika, samahan niyo ako, tingnan natin yung mahirap sa kanila. Yan, so dahan-dahan lang tayo, 100 lang yung takbo nito kasi ganoon naman, para iwas tumikalbong.